karaniwang tao ang nagiging biktima rito. Dapat natin pakinggan ang paksyon ng mga makakabila, ng makakaliwa. At Senan Du Ming, putang ina mo. Nakadalawa na. Oh, sige, sige. Na high blood na si Ninyo Barsaga eh. Ito mga tol, hindi lahat ng DDS, in fairness naman sa mga supporter ng mga Duterte, eh mabababaw ang kaisipan. May mga DDS pa rin naman, ewan ko kung gaano sila karami o ilan na lamang, na nag-iisip pa rin ng tama. Oh, katulad nito, si Ninyo Barsaga, kilalang DDS po ito. Hindi makaporma dito yung mga kapwa niya DDS vlogger. Kasi bakit? Si Ninyo Barsaga, inamin mismo na merong binabayaran ang mga Duterte nung panahon ng administrasyon nito ng mga kapwa niya vlogger. Hindi nila mabira si Ninyo Barsaga kasi alam nito ang katotohanan. Ngayon, sa page ni Ninyo Barsaga, Ninyo Ruela Barsaga Official, nag-live po ito kanina. At pinanood ko pansamantala yung preliminary ng live niya, puro tugtugan. Tapos pinas forward ko, may narinig ako na, aba, mukhang sumasang-ayon siya kay Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, okay talaga si boss ninyo ah. Makagobyerno talaga. O, pakinggan natin ah, kung ano po yung mga sinasabi niya rito. Reaksyonan po natin mga tol. Pagpasensyahan nyo na kung may mga tugtugan. I hope, wala tayong madinig na mura ngayon. Hindi ko po na napanood ng buo. Pero masanay na tayo kapag may mura tayong naririnig kay Ninyo Barsaga sapagkat ganyan po talaga ang kanyang gawi o pananalita sa harapan po ng live streaming. Panoorin po natin at reaction ng good afternoon. Pakinggan nyo mga tol, ha? Siya tayo, boss ninyo. Ha? O medyo i-pass forward natin. Yan. Pass forward natin. Tayin natin yung pagsasalita niya. Oh, haba pala ng intro mo, boss, ha? O, ito. May mga ilang leader tayo ng ating bansa. Ako, ayoko na dapat mag-topic sa mga ganitong usapin ng political. Okay. O, alam nyo, kasi mga tol, sa aking pagkakaalam, nakapokus itong si Ninyo Barsaga ngayon sa pagtulong sa ating kapulisan para sa pagpapalaganap ng mga programa ng ating PNP sa ating komunidad. In short, PNP vloggers sila. Ano? Kaya pro-government ito. Pero sa kabila nun, sabi niya nga, ayaw niya na sanang mag-topic ng mga political na sitwasyon ngayon. Ganun pa man, tinapik niya ngayon, kaya pakinggan po natin. Mga DDS, makinig po kayo ha, dito kay Ninyo Barsaga. Sa mga DD Sheets na pumapasok dito, lalong-lalo na kayo mga DD Sheets, makinig po kayo dito kay Ninyo Barsaga. Okay, happy na ako sa mga ganitong vlogging ko, kung ano man yung ginagawa ko. But, alam nyo, ang nakakalungkot dito, na kung saan sinasabi nga ng ating ikalawang pangulo na si VP Sara, na kung saan nananawagan siya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na huwag daw pakinggan at huwag tumagap sa usapan pangkapayapaan. Nako, boss! Magagalit sa iyo mga kapwa mo DDS niyan. Masasaktan sila. Eh ayaw na ayaw nilang pinapuna o pinapansin o pinupuna yung mga salita ng kanilang iniidolo na si Vice President Sara Duterte. Ewan ko ha, pero sa tingin ko boss, magagalit sa iyo ang mga kapwa mo DDS niyan. Tuloy tayo mga ton. Sa pagitan ng mga komunista at ng gobyerno. Alam nyo guys, kung ako pong personal ha, mula sa aking puso, sa aking kalooban, hindi ako sang-ayon doon. Naku! Hindi ako sang-ayon. Why? Pero palakpakan tayo mga tol. Bakit? Nakakatuwa isang DDS, lehitimong DDS na si Ninyo Barsaga. Hayagan, harap-harap sa publiko, sinasabi niya na hindi siya sumasang-ayon dito kay Vice President Sara Duterte. O, pasensya na kayo, pero baka sabihin niyo kasi, fake news ako eh. Pakinggan po natin
si VP Sara sa kanyang mga pahayag tungkol po sa pagtutol niya sa panawagan ng ating o sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon po ng pagsunod ito pong mga rebelde sa panawagan ng gobyerno ngayon ng pangkapayapaan, partikular sa amnestiya. O, pakinggan po ninyo ha, baka sabihin kasi ninyo, fake news tayo. Ito po ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Madayaw, uba yung adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Taong 2017, personal kong nakita nag-aagaw buhay sa hospital ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandong, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army dahil sa nangyaring enkwentro sa Barangay Paquibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army, at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Filipino. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan, kabilang na ang mga minor de edad, ang naging biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, police at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya, subalit hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnestiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa. Because the fight. Talaga? Sumusuporta ka, VP Sara? Eh, ang liwaliwanag naman ito. Dinagaslight mo naman ang mga supporter mo eh. Malinaw na hindi ka sumusuporta para sa kapayapaan. Yun lang yun. Huwag niyo na kaming i-gaslight. Tuloy tayo mga tol. It against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Teka lang, naalala ko nga, bago natin ipagpatuloy yan, merong po si Sir Benji Contreras. Akala mo itong mga Duterte na to, particular yung tatay niya, eh napaka malasakit para sa mga Pilipino eh. Huwag nyo na kasi kaming i-gaslight. Huwag nyo na kaming i-manipulate sa mga pahayag nyo. Akala nyo, mauuto nyo ang sambayan ng Pilipino. By the way, ito, nakikita nyo to mga tol. Ito yung mga photograph kung saan itong si Rodrigo Duterte makailang beses, hindi lang isa, dalawa, tatlo, napakaraming beses na nakikipag-ugnayan, nakikipag-alyansa sa CPP-NPA. Pinakamatinding ebidensya noong 2016 national election para lamang manalo sa pagkapangulo. Nakipag-alyansa ito sa CPP-NPA, kausap niya mismo for almost 10 minutes. Ang pinuno noong noon ay buhay pang si Jose Marie Sison. Tapos may gana pa kayong magsabi na ganito-ganito sa harapan ng publiko? Hindi ang pagbibigay ng amnesiya ang daan sa kapayapaan. Ang yan dapat natin gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo. Alam nyo, kung totoo ang sinasabi nitong si Sara Duterte, dapat paniwalaan niya ang NTF-ELCAC. Hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-initiate ng usaping pagsuko na yan. Sa pamamagitan ng NTF-ELCAC na binabanggit nitong si Vice President Sara Duterte, binibigyan ng pagkakataon ang mga rebelde na sumuko at magbagong buhay. Sabi nga ni dating Chief of Staff at Secretary of National Defense, ngayon ay Secretary sa ating Peace Process and Reconciliation Office, blah blah, di ko tanda yung pangalan eh, na si Carlito Galvez, bahagi ng NTF-ELCAC ang amnestiya. Hindi nag-originate yan kay Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte.
Kaya sana kung meron ka talagang lakas ng loob, tumutol dyan, sinabihan mo na kagad ang tatay mo noon. Ganun lang kasimple yan. Eh ngayon ka nag-iingay, tapos miyembro ka pa ng NTF-ELCAC bilang vice chairperson nito, ginawa mo pa rin na iharap sa publiko, dalhin ang personal feeling mo sa harapan ng publiko at harap-harapan tuligsain o tutulan ang pulisiya ng ating Pangulong Bongbong Marcos na continuing lang naman sa naging pulisiya ng tatay mo. O kaya, tama lamang ang mga sinasabi ngayon, balikan natin, nitong si Ninyo Barsaga. Buti pa si Ninyo Barsaga, hindi nakapag-aral, inaamin niya. Pero siya nag-iisip ng tama. At ang nakatutuwa dito, isang DDS na pro-government. Eh, karamihan sa mga DDSites, yung mga pumupunta dito, mga nagtataka ko, walang respeto sa duly constituted authority eh. Yung merong mandato ng taong bayan para pamunuan tayo, walang iba kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kayo marunong rumespeto. Gayahin nyo ang katulad nyong DDS pero hindi DDSit na si Ninyo Barsaga. Tuloy natin ang pakikinig dito. Kasi ako po naniniwala, bago magkaroon ng usaping panggapayapaan, matatag ang ating militar. Tama! Matatag ang ating sandatahan lakas, matatag ang ating kapulisan, nandiyan ang kapulisan, namumonitor nila ang peace and order, at higit sa lahat, namumonitor nila ang mga gagawin ng mga ibang faction. Alam nyo guys, hindi pwedeng sasabihin natin, lalong-lalo na sa mga opisyal ng gobyerno, na sasabihin, mahalin ang ating bansang Pilipinas. Hindi pwede yan. Na kung ang kalaban ng gobyerno ay hindi mo rin kayang mahalin. Bago mo sabihin dapat na mahal mo ang Pilipinas, dapat mahalin mo rin ang kalaban. Parang ang sakit yata no, na sa mga tagahanga ni Vice President Sara Duterte, Boss Ninyo Barsaga, pero tama talaga yung sinasabi mo. 99.9% or even 100% agree ako dyan sa sinasabi mo dito sa live streaming na ito, Ninyo Barsaga. Tuloy tayo. Paano magtatalimpay ang isang pagmamahal kung wala kang pagpapatawad, wala kang pakikisalim? Yun ang problema dito kay Vice President Sara Duterte. Tama si Barsaga. Nakikita niya siguro na walang pagpapatawad sa puso nitong si Sara Duterte. Tingnan niyo, dahil ayoko na talaga sa kanya, nakakalimutan ko na kung sino siya eh. Tuloy tayo mga tol. Sa mga taong kalaban mo, dapat mahalin mo rin ang kalaban. At yung ginagawa ngayon ni House of Representatives, House Speaker Martin Romualdez, ako'y sumasang-ayon na dapat magkaroon ng panibagong usapin sa pangkapayapaan. Ang sakit pakinggan na para sa mga DDSites, ha? Pero sa atin na sumusuporta sa ating Pangulo, eh nakakatuwa po ito, isang DDS. Nadidinig po natin ang mga ganitong kataga, direkta niyang tinututulan ang mga pahayag ng ating Vice Presidente. Bagko sinusuportahan niya ang kinaiinisan ng mga DDSit na ating sinusuportahan, walang iba kung hindi si Speaker Martin Romualdez. Kasi merong joint statement eh, ang ating House. Tingnan nyo, ito po yun eh, oh. Basahin po natin. Saan ko ba nabasa yun? Kay TPL3 ko yata nabasa yun eh. Basahin po natin again yung joint statement ng ating House tungkol po dyan sa amnesty. Oh, sabi po dito, December 5, 2023. Joint statement of political party leaders. Oh, syempre, ang kabuuan po niyan, ang House of Representatives na pinamumunuan ng ating speaker na si Martin Romualdez. Allow me ha, mga tol. As the United Voice of the House of Representatives representing all political parties, ang mahalaga dito, tandaan natin, ang mga kongresista na ito, ibinoto po ito ng kanilang mga respective district. Kaya malamang sa malamang, ito ang kagustuhan ng taong bayan sa kanilang mga nasasakupan. We collectively express our unwavering support for President Ferdinand Marcos Jr.'s initiative
for peace and national unity. Napakataliwas nito doon sa gusto ni Sara Duterte. At tinawag niya pa nga yung pakikipag-usap daw po dito sa mga tao na ito ay pakikipag-usap daw po sa demonyo. Diba? Yun yung binanggit mismo eh sa video na ito nitong si Sara Duterte. Ituloy po natin, baka sabihin nyo, fake news ako. Na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Oh, napatunayan... diba? Agreement, kasunduan daw sa demonyo. Naknang teteng na yan. Kaya tuloy natin ang binabanggit dito ng mga kongresista. This historic move marks a pivotal moment in our nation's journey towards lasting peace and sustainable development. We acknowledge the diverse perspectives and ideologies within our ranks. We stand together, yet we stand together in our commitment to the greater good of the Philippines. This unity in purpose reflects the strength of our democracy and the resilience of our nation. Buti pa itong mga kongresista sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa mga paniniwala, pero sa usaping pangkayapayapaan, sila po ay nagkakaisa. President Marcos' call for peace transcends political boundaries and speaks to the core of our shared values as Filipinos. It is a call for understanding, cooperation, and collective action towards a future where every citizen can live in harmony and prosperity. Yan ang hinahangad namin, Vice President Sara Duterte. Magkaroon talaga ng pagkakaisa ang sambayan ng Pilipino. Pero kayo, mukhang ayaw po ninyo yun na. Recognizing the complexities and challenges of this peace process, we pledge our support and commitment to contribute constructively to these negotiations. We are united in the belief that through dialogue, empathy, and mutual respect, we can overcome historical divides and build a more inclusive and peaceful nation. We urge all Filipinos from every corner of our archipelago to join us in this noble pursuit. It is only through our joint efforts that we can turn the aspirations of peace, unity, and progress into reality. In solidarity, we commend President Marcos for his visionary leadership. Together, as a united House of Representatives and as one nation, we look forward to a future marked by peace, unity, and prosperity for all Filipinos. Pakinggan mo ito, Vice President Sara Duterte. Hindi na mga tulad ng kung ano-anong pinagsasasabi mo dito. Na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa takot. Napaka mapanghusga, walang patawad. Kaya tama lamang yung sinasabi ni Ninyo Barsaga rito. Ituloy po natin ang pakikinig sa kanya. Napakahalaga yan kasi marami tayong kababayan na gusto nang magbalik loob sa pamahalaan. Marami tayong mga kata, mga nasa kabundukan na ilang dekada na. Diba? Now, bigyan natin ng pagkakataon. Kung ang Diyos nga nakikinig, nagpapatawad, tayo pa kayang mga tao lamang. Sana, yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na huwag sumang-ayon at huwag aprubahan, nakakasakit. Sa isang katulad niyang public official, dapat marunong siyang makilig. Hindi lang sa kapartido, hindi lang sa mga taong nakapalibot sa kanya, hindi pwede yan eh. Dapat bilang... 100% tama ang sinasabi dito ni Ninyo Barsaga, mga tol. Makinig ka, Vice President Sara Duterte. Hindi na ito katulad ng panunungkulan ng tatay mo na kapag ginusto mo, during that time, mangyayari. Hindi ka prinsesa. Ikaw ay Vice President ng Pilipinas. Pinagkatiwalaan ka lamang ng taong bayan para manungkulan bilang ikalawang pinakamataas na pinuno ng Pilipinas.
pero hindi yung gusto mo lagi ang masusunod. Lalong-lalo na na ngayon na ikaw ay hindi pa presidente, vice president ka pa lamang. Wait until you become, ika nga. Pero hindi talaga kayo makapag-antay eh. Hindi mo iniisip na yung mga sinasabi mo, Vice President Sara Duterte, ay hayagang pagputol sa pulisiya ng sinasabi mong mahal mong Apo BBM. Taliwas lahat ang mga sinasabi mo, ang ginagawa mo sa mga sinasabi mo, Vice President Sara Duterte. Kaya kung ayaw mo makinig sa damdamin ng mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, perhaps pakinggan mo ang isang supporter mo na katulad ni Ninyo Barsaga. Ng isang public official, dapat pakinggan. At yun ang ginagawa ngayon ng kasalukuyan ng liderato ng Kamara. At doon sa mga nagsasabi na maumiepal daw, tambaluslos, si Martin Romualdez, putang ina ninyo. Ano ang alam niyo kay Martin Romualdez? Kilala niyo ba? Nadinig na nga natin yung sinasabi na ayaw nating madinig. Oh, yan na, wala tayong magagawa kasi first time ko lang din naman pinanood dito. Oh, pero alam niyo naman, ganyan talaga ang bibig nito pong si Ninyo Barsaga. Tuloy tayo. Basta personal, nakaharap niyo ba? Nakakausap niyo ba? Para kayo maniwala sa ganyan. Wala tayong pakialam sa awayan ng kabilang paksyon na yan. Tayong mga pangkaraniwang tao ang nagiging biktima rito. Dapat natin pakinggan ang paksyon ng mga makakabila, ng makakaliwa. At Senan, Du, Ming, putang ina mo. Nakadalawa na. Oh, sige, sige, na high blood na si Ninyo Barsaga eh. Anyway, live din tayo, di natin mapuputol yan. At hindi ko rin puputulin mamaya yan sa re-uploaded video. Anyway, tuloy natin, pakinggan natin. Dalawa na. Nakakadalawa ng mura para sa mga makikitid ang utak. Yung mga sinasambit na yan ni Ninyo Barsaga. Ha? Puki ng ina mo. Ha? Tatlo! Ang ina mo ka, magsasalpa dyan. Ang ina mo ka, lima, anim, pito, walo. Kaya gusto ba ng ibang vlogger? Anyway, salamat sa iyo, Boss Ninyo Barsaga. Maraming maraming salamat. Kasi hindi namin ine-expect na mula sa isang DDS, manggagaling ang mga ganyang pananalita, lalong-lalo na ang pagsuporta sa ninanais ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakakatuwa sapagkat lehitimong DDS ito, mga tol. Talagang lintik na ipinaglaban po nito ang Duterte administration to the extent na ito po ay nakasuhan ng samut-sari. May mga kinakaharap na kaso itong si Ninyo Barsaga ngayon sa iba't ibang korte sa Pilipinas dahil sa pagtatanggol sa mga Duterte. Pero sa kabila noon, eto siya, nagsasalita siya kung ano ang tama at dapat at ipinararating sa kanyang mga manunood na dapat suportahan po natin ang pagnanais ng ating gobyerno sa tunay na kapayapaan. Hindi pa pwede, nasubukan na natin sa loob ng 6 na taon ang paggamit ng dahas. May nangyari ba? Wala. Nananatili. Ang maling kaparaanan, kapag ka pinagpatuloy mo yan, hindi yan magpo-provide ng maayos na resulta. Kumbaga, totoo ang kasabihan. Diba? The end does not justify the means. Kahit anong magandang pangyayari, kung sa tingin man nila merong nangyari nung panahon ng Duterte administration, pero ang kaparaanan nito mali, wala. Eh, hindi talaga magiging maganda. Halimbawa, ang war on drugs. Libo-libong Pilipino ang namatay. Naubos ba ang illegal na droga? Hindi. Kaya ngayon, iniba ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang approach nito laban sa illegal na droga. At ngayon, ipinagpapatuloy lang naman ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang layunin ng NTF-ELCAC, Vice President Sara Duterte. Kayo mismo, binanggit ninyo ang NTF-ELCAC. Ang amnesty, balikan po natin ang post ng Presidential Communications Office para hindi nanggagaling sa akin. Oh. Sabi po ni Secretary Carlito Galvez, balikan po natin, ano ang binanggit ni Secretary Carlito Galvez? Amnesty grant is integral part of NTF-ELCAC. Integral part, napakahalagang parte ng NTF-ELCAC ang pagbibigay ng amnestiya.
The grant of amnesty to former rebels is an integral part of the confidence building measures under the National Task Force for Ending Local Communist Armed Conflict. At ikaw, Vice President Sara Duterte, bilang vice chairperson ng NTF-ELCAC, dapat lubos mo itong nauunawaan. Ngayon, hindi mo alam, baka hindi ka nag-aaral ng iyong mandato bilang vice chairperson ng NTF-ELCAC. Kaya ka nagsasalita ngayon dito sa video na ito ng pagtutol mo para sa amnestiya na ino-offer ng ating gobyerno para sa mga rebelding kwalipikado. At para na rin sa kalinawa ng lahat, ganito lang naman kasimple yan eh. I-share po natin ang photograph na ito. Basahin po natin. Ang amnesty ni PBBM ay hindi para sa lahat. Ayon sa Proclamation 1093, granting amnesty to former rebels of the communist terrorist group who have committed crimes punishable under the revised penal code and special penal laws in furtherance of their political beliefs. Yun ang pinakamahalaga rito. Kaya nila nagawa yung mga krimen na yon dahil po sa pagsulong ng kanilang political na paniniwala. Section 1, grant of amnesty. Ito dapat malinaw sa iyo, Vice President Sara Duterte. The amnesty granted under shall not cover. Isa po kayong abogado, dapat alam na alam niyo po ito. Shall not cover kidnap for ransom, massacre, rape, terrorism, and other crimes committed against chastity as defined in the revised penal code, blah, 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 blah. Binanggit ang iba't ibang mga uri ng krimen na hindi kasama sa pagkakaloob ng amnestiya. In short, mga tol, ang mga rebelde ay magiging kwalipikado lamang kung ang kanilang krimen na nagawa is in furtherance of their political belief. Usually, syempre, murder. Nakapatay ka, unfortunately, ng sundalo at pulis dahil ikaw ay nagre-rebelde, kwalipikado ka, whether we like it or not. Kasi yun ay para sa pagsusulong mo eh, ng ideological na paniniwala ninyo. Wala tayong magagawa doon, bahagi iyan ng dapat tanggapin ng kahit sinong taong gobyerno. Para ito sa ikabubuti ng mga Pilipino kinalaunan at sa kapayapaan as a whole ng Pilipinas. Pero hayagang tinututulan nitong si Vice President Sara Duterte. Kaya muli, nagpapasalamat tayo dito kay Ninyo Barsaga sapagkat siya po ay sumusuporta sa kasalukuyang pagnanais ng ating Pangulo na magkaroon po ng tunay na kapayapaan na ipaparticipate siyempre ng both party. Wala pong preconditions yan. Ang hinanais ng ating gobyerno, sumuko kayo pero huwag niyo pong utusan ang ating gobyerno kung ano ang gagawin. Walang kondisyon, ang tangi lamang magkaroon kayo ng tunay na layunin na sumuko at merong sincerity sa pagsuko ninyo na kayo ay talagang magbabalik loob sa ating gobyerno. Maraming salamat sa inyo mga tol.